may lumabas na bagong top turn game na mas legit pa daw kesa kay Hamster Combat. Pixelverse. Mas may pag-asa daw pumaldo dito kesa kay Hamster Combat. Tara, alamin natin kung legit nga ba tong mga sinasabi sa inyo ng mga vlogger na to. Legit nga ba talaga to? For today's video mga buddy, magre-review na naman ako na bagong top to earn game sa Telegram na mas legit pa daw kesa Hamster Combat. Paano masabi? Mamaya, magpo-provide ako ng side-by-side comparison kung ano talaga dito ang mas legit. Kaya di ko na to papatagalin pa, simulan na natin ang reviewhan. Etong si Pixel Top, prangkahan na. Mas kampante ako dito na ma-airdapan at kikita ang mga users nito kesa sa Hamster Combat. Paano masabi? Hindi ko sinasabi na hindi na mag-airdap si Hamster Combat. Pero kasi yung hype na nakukuha ngayon ni Hamster Combat is now going uncontrolled. Pati na rin sa Facebook Marketplace, kumakalat ng epidemya nitong si Hamster Combat, in which binibenta nga nila yung mga account nila mga pre. Oh my gulay. Buddy, wag mong subukan. Mas maganda pang mag-grind ka kaysa bumili ng account ng iba na wala namang kasiguruhan na pwede kayong kumita dito. Naku, kapag di talaga pumaldo si Hamster Combat, sigurado lahat ng tao magagalit na naman sa crypto. Diyos mio. So kung ako tatanungin, mas reliable etong si Pixel Top. Alexi Chung, paano ba naman nasabi? Pares lang naman yan ang idea at concept kay Hamster Combat. Well, let me put it out there. Malayong malayo sila pa. Bakit? Let's take a look sa developer nitong si Pixel Top. Ang bumubuo nito mga buddy ay malalaking tao at may reputation sa Web3. Ang team na bumubuo ng Pixelverse ay nagtrabaho na sa Binance, Trust Wallet, Sandbox, and even sa Riot Games. While etong si Hamster Combat, you guess it right! Anonymous nga ang developer nitong si Hamster Combat. Baka nga mga bata pa ang gumawa nito eh. Wala din silang recent projects at future project na nakalatag sa kanila. While compared dito kay Pixelverse, makikita nyo talaga lahat sa Twitter or X official page nila yung mga future projects at recent projects nila. Dun palang panalo na eh. Bukod dyan mga pare, iba din talaga ang gameplay ni Pixel Top. Mas makikita mo talaga yung mga developers ng Pixel Top when it comes to gaming. Mas nag-enjoy nga ako dito maglaro kay Pixel Top kasi hindi siya boring. Ganyo kalayo? Tara, buksan natin si Pixel Top. For beginners, para malaro nyo itong si Pixelverse, you don't need to install anything. Basta may Telegram account ka, you are good to go. Kung gusto nyo nga pala maging friend ako dito, maglalagay ako dyan ng link sa description. Click nyo lang yan at diretso na yan sa Pixelverse. Kapag na-click nyo na yan, pwedeng-pwede na kayo dito maglaro ng libre. Speaking of libre, yes, libreng-libre lang to si Pixel Top. Dapat wala kayo dito babayaran while playing. Kapag may nagchat sa inyo na pwede nyo nang i-withdraw yung mga token nyo dito, automatic cam yan mga pre. Sasabihin ng mga scammer na to na official team sila ni Pixelverse. Hihingi sila ng pera sa iyo buddy para i-process ko no yung token mo at ibibigay na nila daw yung pera mo. Pero, in reality, maglalaho lang sila ng parang bula tangay yung pera mo. At worst case scenario, pati Telegram account mo tangay na buddy. So, mabuti nang alam nyo to, don't trust any one dito sa crypto world mga buddy. Just keep on grinding mga buddy at maghintay kayo ng announcement sa official page ni Pixelverse. So back to the game ball. Nilagay ko nga sa description etong si Pixelverse. Kapag na-click nyo yan, eto dyan ang lalabas. At dito, click nyo lang yung start at maglo-load na yung game. Tapos dito, para kumita ng malaking points, need mo lang din mag-tap pero dito may shortcut dito mga buddy. Mag-claim all ka lang dito for every 8 hours. Para di ka na nagtatap-tap mga pre. Pero hindi to katulad ni Notcoin or Hamster Combat na nagtatap-tap lang talaga. Dito kay Pixel Top may actual gameplay talaga sila. So dito, para magparami ng balance dito kay Pixel Top, pwede tayo dito makipaglaban. At syempre, kung may labanan, dapat may characters ka. Dito, pwede kayong bumili ng characters nyo gamit yung coins nyo. Kapag nagpapa-level up kayo ng characters, dadagdag yung daily income nyo. Which, dyan nga nakabase sa daily income yung pwedeng i-convert sa cash in real life. Kung sa Hamster Combat, ang binibase doon is profit per hour, dito naman daily income. Dito nga sa fight mga buddy, pwede kayong maglaban ng ibang user. Or, pwede din kayong maglaban ng kaibigan mo. Basically, ang gagawin mo lang dito, magpapabilisan lang kayo ng pindot ng circle na lalabas. At kung sino yung unang maubusan ng energy, siya yung talo. At syempre yung mananalo, may coins na makukuha. Bukod dyan, may daily combo at daily reward nga pala din sila dito, which magbibigay sa inyo ng malaking coin rewards. So, to sum up my honest review, here is a side-by-side comparison between Pixel Top by Pixelverse and Hamster Combat. Tingnan natin ang pinagkaiba at kayo na yung humusga kung anong mas legit sa dalawa. Fight!
First up, mas kilala at reputable ang team ni Pixelverse compared kay Hamster Combat na Anonymous lang. Madabi din sikat na project ang mga developers ni Pixelverse. Kay Hamster Combat, since di natin kilala, di natin alam. Pixeltap does not only announce its roadmap, but they also have coin token distribution. So alam mo na kaagad kung magkano percentage ang makukuha mo dito. While kay Hamster Combat, roadmap lang yung makikita mo. Gameplay wise, kayo na lang humusga. Meanwhile, pero community-wise, both are good and healthy. Pretty active pareho. Pareho din to may potential na mag-airdrop. But I'm more leaning towards Pixeltap. So far, yan yung mga napag-aralan ko dito mga bad. Wala naman masama kung itatry natin tong dalawa, diba? Wala naman mawawala. Total, libre lang naman to at may chance ka pang kumita. Guys, kapag nga pala may mga vlogger na nagsabi na nakapag-cashout na sila dito, automatic scam yan mga bad. Hindi pa dito nag-airdrop at hindi pa kayo dito makaka-cashout. Tapos, kapag may nagbebenta sa inyo na account, huwag nyo i-grab body, huwag nyo bilihin. Kasi, unang-una, baka mas scam pa kayo. Pangalawa, baka mas mahal pa yung binayad nyo sa makukuha nyong airdrop dito. Pangatlo, walang kasiguraduhan dito ang pera. Kaya nga airdrop body, pwedeng pumaldo, pwedeng hindi. Gets ba? Pero speaking of kita, try natin kumita ngayon mga buddy. Siyempre, magte-trade na naman tayo for today's video. Sa mga hindi nakakaalam, sinishare ko po ang trading journey ko sa bawat video na ina-upload ko. Tapos, yung mga mapapanalunan ko, sinishare ko at binabahagi ko sa mga viewers ko at the end of the month. Katulad nitong Facebook Live ko, meron dyan nanalong cellphone, 10,000 pesos, 1,000 GCash at marami pang iba. Kaya samahan niyo ako sa trading journey ko mga pre. So tara, gagamitin ko na naman si Jetflix ngayon at i-share ko sa inyo yung mga bago kong natutunan. Syempre, kahit matagal na ako nagtitrade, syempre nag-aaral pa rin ako. Tao lang. Ito ha, reminder lang, sa trading mga pare, may risk na involved. Hindi yan mawawala mga pre. Kung beginner ka pa lang dito, I recommend you to study trading first. Pag-aralan mo muna ng seryoso ang trading. Madami dyan video sa YouTube, nakakalat sa Facebook at sa TikTok. Maraming sources mga pre. Mas mabuti pang manood na lang kayo kung paano ako mag-trade kasi at the end of the day, bibigay ko lang naman din to sa inyo. Pero kung makulit ka at gusto mo talaga tong subukan, meron si Jetflix $1,000 demo account na pwede mong pagpraktisan. Diyan ka muna, buddy. Diyan ka muna, okay? So dito nga mga bad, open na natin si Jetflix at gagamitin natin yung natutunan ko. Tara. Dito nga mga buddy, click natin to market, tapos crypto, then hanapin natin si Bitcoin Cash. Recently kasi, tumataas itong si Bitcoin Cash based kay CoinGecko. So tara, click natin tong Bitcoin Cash, ayan. Dito mga buddy, click natin tong indicator tool, ayan, nandito yan. Yan, parang FX, yan. Then dito, hanapin natin yung moving average, yan yung gagamitin natin. Bam! Tapos, di pa yan dyan nagtatapos. Kailangan natin ng dalawang moving average. So, balik tayo doon. Indicators ulit. Then, moving average. Boom! Tapos dito, hindi pa yan dyan nagtatapos. Kailangan natin yan i-adjust sa settings. Para ma-adjust natin yan, nandito lang yan sa itaas. Ayan, dalawa. Click natin yung settings. Itong length, gawin natin 20. Tapos, dapat itong source naka-high. Ayan. Tapos, palitan na natin din ng color para hindi tayo malito. Dito sa style, eto yan. Palitan natin ng color. Dapat gawin natin red. Ayan, para hindi tayo malito. Then, okay na yan. Yun naman isa. So, settings ulit. Dito mga buddy, same lang siya. Dapat yung length, 20 din natin. Tapos, etong source, dapat naka-low naman. Ayan. Eto nang pinagkaiba niya. Then, eto, okay na to. Huwag na natin palitan yung color kasi napalitan na natin yung isa. Okay na yan. Then, dito, tingnan natin. I-analyze ko lang. Dito, ang hinahanap natin is yung bounce ng graph. Sige, papaliwanag ko muna dyan. Kapag nag-bounce sa dalawang line natin yung graph, tapos nasa ibaba yung sunod niya, that's the sign na mag-sell tayo dito or short trade. Pero, in our case, nandito nga, nag-bounce siya, tapos papunta sa taas, maglo-long trade tayo dito. So, subukan natin mag-long. Magbabay tayo mga pre. Malaki ang possibilities na tataas na nga ito mga bad. So dito nga, maglo-long trade na tayo kasi pataas na yan. Ayan, buy. I-all na natin to, pambardagulan na. Siyempre, dapat nakon itong order protection natin. Tapos, dapat naka-enable itong stop loss at take profit. Then, okay na yan. Buy na natin. Boom, success body. Back na natin yan. Dito na tayo sa home. Ayan.
So, ayan na siya, mga bad. Makikita nyo na yan dyan. Tapos, waiting game na naman tayo dito, mga pre. Ito na siya, mga buddy. Epektibo nga siya, mga pare ko. Nagpa-profit na tayo. $9 yan. Eto, kapag nag-$10 to, i-close ko na to. Sige na, $10 mo na, pre. Tagal. Tagal, uy. Naiiyak ka pa. $10 mo na, pre. Ayan na. Ayan na nga. Close na natin yan. Boom! Magkano yun? 10.11 USD yan, mga pare. Dagdag giveaways ko yan para sa inyo. Ang alisitong yan. Kung gusto mo itry ito sa JetVix, link in the description below, mga pre. Yun lang for today's trade, and let's go back to the video. Sa dami-daming kumakalap na top to earn games, eto lang talagang dalawang nakikita ko may chance na mag-airdrop. Siyempre, lalong-lalo na tong project ni Pixelverse. Kung aasa lang naman din tayo, doon na tayo sa mas credible. That's my honest review, guys, and keep on grinding. Kung gusto mo mga ganitong video, baka naman, subscribe mo na yan, kaibigan. I-comment nyo na din dyan sa ibaba yung ipapareview nyo sa akin, mga pre. Kung gusto mo pala kumita sa YouTube nang hindi nagpapakita na mukha, click mo lang tong video na to sa YouTube. Ayan, hanapin mo lang yan sa YouTube channel ko, Alexi Chung. Alright, bye-bye!